Ano? Eto na nga. Kailangan natin ng food supplement na purong sangkap at walang halong chemical. Ito po ay low in sodium, fat-free at cholesterol-free at nagtataglay ng alpha, beta at gamma nutrients. At meron ding antioxidants and anti-inflammatory properties at dumaan din sa state-of-the-art ISO certified na planta at masusing pinag-aralan ng mga highly trained pharmacist and microbiologist. Kaya naman umani ito ng iba't ibang awards mula sa iba't ibang parte ng mundo at may pagmamalaki natin na proudly Philippine made. For more questions, visit their website mxcph.com or call the hotline 0918-888-8693. At dahil dyan, ito na, kasama na natin ang T. Takora. Hello. Ayan. Ganyan, Nicole. I-introhan muna kasi... Ganun pala. Ay, ganun pala yun, madam. Dapat bago ipasok. Eh. Yes. Uy, alam mo, pareho na naman tayo ng shade ngayon with the black and... Blue. Oo, kahapon pareho din tayo ng shade ng damit na hindi naman natin pinag-usapan. Eh, di ba minsan nga nagsasabay tayo ng sinasabi? Correct. Di ba? Kasi parang ano eh, ganyan daw yata yung mga taong kapag ano yung nasa isip, sinasabi ng bibig. Oo. Ako kasi unconsciously, lately, parang may mga ganun ako. Di ba nung nakaraan, may nag-trending kaming ano... episode ng Baklitas. Uh-oh. Nung nag ano dito si Miss Tony Gonzaga nag ano ba yun, nag-guesting nag-guest dito si nag-promote si Miss Tony Gonzaga, natanong ko siya kung babalik pa siya sa PBB. Uh-oh. A lot of my friends nag-chat sila sa akin, bakla hindi ka ba na ano na loka dun sa tanong mo kay Tony? Sabi ko, bakit? Wala, tinanong mo siya kung babalik pa siya sa PBB. Oo. Eh, di ba nga iniwan nga niyang PBB noon? Sabi ko, grabe naman kasi iniwan. Tanong lang naman, mali mo naman. Siyempre, alam mo naman, mga possibilities sa mundo, laging change is constant. Minsan may mga surprises, may mga pagbabago, di ba? Oh, at saka sa industriya kung nasaan tayo, kailangan natin ng konting tapang. Eh, ako kasi hindi tapang yun. Lutang talaga ako. Kung ano yung nakikita ko, sasabihin ko sa'yo. Oo, kaya naman diba? Pala. Diba? Kagaya kanina. Oo. Yung interview ni Paula Contis. Kaya ka na naman. Bilagandang kara. Napakawalang yamo. Sabi ko lang kanina na nagre-realize kasi ako. Kasi iba yung kulay ni Paolo Contis ng hair, di ba? Na parang nag-blonde. Sabi ko, parang ano no, habang tumatagal, parang nagpumupugi si Paolo, no? Parang nagiging blooming. Kasi siguro dahil sa hair. Sabi ba naman sa akin eh? Hindi mo nasasabi. Ayan. Wala akong sasabihin. Huwag ka mag-alala. Sabi ba naman niya sa akin, ano ko daw? Bet ko daw si Paolo. Sabi ko, ayos ah. Napansin lang. Tapos nanonood ako ng birthday bash ni Catherine. Yung sobrang saya, sabi niya, gusto mo rin ng ganyang birthday. Totoo. So, ayun na nga. Pero yun na nga. Ay, nako. Anyways. Sa pagkakaintindi ko at pagkakarinig ko kanina, habang mangiyak-ngiyak na si ate, sobrang in pain. Naawa ako. Sobrang in pain siya. Na dapat walang mga kababaihan ang dumadanas niyan kung walang manlulokong mga kalalakihan. Tama. Diba imagine ha, ano lang natin sa mga kapapasok lamang sa radyo ha. Ayan, kaka-tune in lang sa atin. Kanina yung caller mo ay... Na si Andy. May asawa. May asawa siya at 8 years silang mag-asawa. Mm-hmm. Wala silang anak. Siya housewife at ang asawa niya ay professor. Alam mo, nakakatawa to mag-marry. Bakit? Kung malungkot yung ano, ang lungkot din. bigla nag-a-adjust. Alam mo yung sinabi sa akin ni Papa Jackson dati, na kapag magbababay na ako, halimbawa super active, pag sinabi niya, sige, babay na. Bigla nakakawa din yung mood ko. Bababa din. Sige. Okay, ito na. Kwento ulit tayo. Go, tuloy natin. So, ayun na nga. Professor yung kanyang asawa. Mm-hmm. At may tiwala naman siya sa asawa niya. Pero, the moment na may nakita siyang test paper, parang may ibang kutob daw siyang napansin. Eh sabi ko, di ba usual naman na kapag may nakikita kang test paper, yun naman talagang trabaho ng asawa mo. Pero may kakaiba daw siyang, yes. Siguro parang may something. Minsan may ganun eh. Parang kinakalabit ka ng anghel. Ah, talaga? Oh, may ganun yun. Nakalabit ka na ba ng anghel? Hindi ko pa alam. Kung ako, madaling araw ako kinalabit ng anghel. Sinong anghel yan? Nakasakay yung anghel sa barko sa ngayon. Sa barko? Oo, kinalabit ako. Tapos anong ginawa nung kinalabit ka? Naghubo ako. Grabe naman yun. Kinalabit ka wala lang? Wala ka lang kalabit eh. Wala naman. Hindi ka nakakalabit? Hindi. Weh. Wala anghel lang ang alam din sa akin. Hanap muna tayo ng anghel na mga kalabit. Para magising. Sa Hong Kong. Ang pinagsasabi mo dyan? Ah! O, ito na nga.
Balik na tayo sa topic natin. Ibay mo na naman. Kinalabit ng anghel yung test paper. Oo. Tapos napansin niya na Joanne yung pangalan. Parang dinadma na lang niya kasi bakit ba? Ano mo meron doon? So, dinadma. Tapos ayun na nga, one time nung naliligo yung asawa niya, habang naliligo ay binulat-lat niya ang cellphone. Bakit? Ikaw ba gusto mo ba nabubulat-lat ka ba naliligo? Yung cellphone ang binulat-lat kasi... Tapos ano ba? Gutuloy mo lang. Tapos, may nakita. Muna, wala muna sa messenger, sa messages, wala sa gallery. Pero ayun na, habang tumatagal na nagsuscroll, nakakita ng sex video. Kaninong scandal? Sa asawa niya at dun sa estudyante. Oh. Oo. At kaya pala niya nabuksan yung cellphone, hinulaan niya lang yung password. Inisip niya lang, Joanne kaya itry ko? Kasi hindi gumagana yung ibang password din. Nung tinry niya yung Sino Joanne? Sino Joanne? Yung nakita niya sa test paper nga. Kumbaga parang naisip niya lang. All of a sudden na, try ko kaya yung Joanne. Eh umubra. Doon niya nakita yung iba talaga ang woman instinct. Iba talaga ang kutob ng mga babae. O tapos diretso. So ayun, na nabuksan niya na panood niya yung sex video hanggang sa natulala siya at lumabas yung asawa niya, nakita siya na parang umiiyak na at nangangatal na habang nanonood. Umalis na siya bigla nang walang paalam sa asawa niya. Oh ganun. My gosh. So mula noon, di na sila nag-usap and 3 days na nakakalipas. Oh. Ganun. So ngayon, siguro hindi niya kayang i-handle pa yung pain. May mga tao kasing ganun na hindi kayang harapin yung pain, i-handle yung pain sa sobrang sakit. Hindi nila alam. Oo naman. May mga pain talaga na hindi mo talaga kayang i-handle. Pero yun, balikan natin yung kanina. Diba? Kasi one side of story lang ang napanood natin. Siyempre dahil ayaw naman natin din maging victim blamer dito. Diba? Oo. Na baka naman kasi may mga pagkukulang ka. Lalo na't nabanggit mo na wala naman kayong Junakis. Kasi kadalasan yun naman ang sasabihin ng mga kalalakihan na kung makalalabas ang ako sa radyo. Yan ang excuse. Talagang sinakal ko kayo talaga. Yan ang excuse nila. Pero hindi. Ganito yon. Let's put it this way. Okay. English. Bakla. Pero yun na nga. Ang pinakamasakit na part dito is nagsasama kayo sa isang bahay tapos nakipagtalik siya sa ibang babae. Ibig sabihin nun, may kulang pa sa'yo. Pinamukha sa'yo na may kulang pa sa'yo. Diba? Pinamukha talaga sa kanya, may video pa eh. Oo, kasi diba, hindi naman papatol ang lalaki sa ibang babae kung wala yung hinahanap na iba eh. Kung meron ding mga malalanding lalaki talaga na hindi makontento at hindi lang alam. Kasi may mga ganun eh, akala mo tatahitahimik pero nasa loob ang kulo. Kadalasan pa magiging pala, ano, excuse. Diba? Magiging excuse pa ng ano. Naku, gandang kara talaga. Hindi na ako magtataka kung color bar na lang itong ano. Nakakaloka. Mahilig naman. Diba? Mahilig, sabi ko. Ano ba kasi dinig mo? Iba yung nako. Pero yun na nga, gandang kara. Makinig ka maigi. Ang nakakaloka dito kasi, syempre, kapag naghahanap yung lalaki, kadalasan kasi na excuse sa mga lalaki, ay may pagkukulang yung babae, kaya siya may mga hinahanap siya at natukso lang siya. Tandaan natin na ang cheating is choice. Mm-mm. Hindi ito aksidente, hindi bababa ang panty at brief ninyo nang ganun lang at dumulas ka na sa ibabaw ka ng babae na yan. Diba? Pasintabi po sa mga sa may mga bata, takpan nyo po muna yung mga tenga ng mga bata. Mm-mm. Diba? Pero yung mga ganyang, pagkakataon kasi hindi na bago ito eh sa komunidad sa ating henerasyon patindi totoo yan. 'Di ba yung mga nag-cheat at palala ng palala yung kanilang pagja-justify ng kanilang panluloko, hindi tama yan, 'di ba? Nagagalit si Madam, ano ba kayo? Pagaling sila ng pagaling ng mga dahilan nila kung anong dahilan ng pagtataksil nila, which is very very wrong. Very wrong talaga yan. Ito ang payo ko sa'yo. Nasa tama ka na. Nagtaksil na siya. Di ba? Ikaw na na babae, na doon ka pa sa point ngayon na in pain ka pa eh. Susunod dyan, in denial ka na. Ayan. Di ba? Sunod dyan, na doon ka na sa revenge. Huwag kang gumante. Nasa tamang estado ka na. Huwag ka nang lumiko pa. Oo, huwag ka nang maging mali. Di ba? Kasi yung ibang kababaihan, may mga pagkakataon ganito, hindi ko lalahatin. Pero may mga kababaihan na kapag nagloko yung lalaki, magluloko din sila. Para pata sila. Uh-oh. Hindi yan masarap. Hindi masarap sa pakiramdam na
nakikipag-anuhan ka lang, kapag chok-chak-chenes ka lang sa ibang lalaki para maghigante, di ba? Masarap pa rin makipag-labing-labing na bunga ng pagmamahal. At wala kang nasasagasa ang tao. Nangkikigil talaga ako. Lalo pero, na sa sinabi mo. Pero alam mo, aminin natin na the sad reality of life is may mga taong kahit lokohin sila, kahit harap-harapan, kahit makita nila lahat, eh tatanggapin pa rin nila. Hindi, may yun nakakalungkot. May mga tao talagang naturalesa nila ang pagiging manluloko. At saka yung iba naman, tatanggapin kahit manluloko yung partner nila. Yes. Tapos uulit-ulit, and then pag umulit, sasabihin nila, sige tama na to, last na talaga, hindi ko na siya papatawarin next time. Pero uulit pa rin talaga ulit. Maaring may mga gustong magbago, pero mas marami talaga yung gustong manloko. Kaya kung minsan, natatanong pa ba yung sarili mo na, ito ba yung standards ko na hinahanap ko? Ito pa ba yung worth ko as a person? Hahayaan kung saktan ako ng ganito. Pero hindi rin kasi biro ang 8 years eh. No? Kaya yung iba, parang sige na lang, tanggapin na lang. Nakakababa kaya ng moral ang maloko ka ng taong pinakamamahal mo. Ikaw ba nangyari na sa'yo yung nakapanood ka ng skandal? Ng ex ko? Nang nanloko sa'yo o wala pa? Wala pa naman. Wala pa naman. Pero napanood ko yung ano, kasi dati yung may ex ako na ano eh, na mahilig mag-video-video. Tapos nakita ko yung mga video-video nila ng mga ex niya dun sa ano. Ah, ex naman niya. Oy. Okay. Kasi yun naman ex naman yun. Sinabi ko sa kanya, baka mamay video-video mo din tayo ah. Sabi ko, tapos na na-upload na. Grabe naman. Alam mo yan na mahirap sa mga nagbi-video-video kapag nagbo-boom-boom. Diba? Video-video pa. Hoy! Huwag mo ako tanong, hindi ako nagagaling. Bakit? One-sided lang? Ikaw lang pwede magtanong. Okay. Ikaw ba never mong pinitsura ng mga masiselang bahagi ng katawan mo? Ako? Hindi, nanay mo. Total engaged si, ano, Tita Kati. Bakit hindi lang? Hindi dati, may nung bata ako, kabataan ko, syempre aminin naman. Malong edad yan? Yung mga 18, 19. Pinicturan mo? Hindi ko naman pinicturan. Yung pag alam mo, nakatupis ka, gustong-gusto mo nakikita yung body mo na sexy ko, ganyan. Pero dahil sa natutuwa ka sa katawan mo, ganon, sexy ka, ganon. Ako kapag nag-shave. Pero hindi yung para isend. Pag nag-shave. Parang, siyempre, gusto ko makita. Tinatrypad ko. Hindi mo mga ganon. Diba? Ba't may tripod pa? Grabe naman yun. Hindi abot ng aking paningin. Sa bagay. Ah, ganun ah. Sa naka-tripod. Gang dyan lang yung kamay. So kailangan tripod para makita ang kailaliman ng dagat. Ba't napunta na tayo sa shave? Ano? Hindi kasi yung mga mahilig mag ano. Alam mo mga lalaking ganyan ano. Ang talino nila sa kalokohan, ang bobo nila naman pagdating sa mga ano, sa pagtatago ng kanilang mga sikreto. 'Di ba? Biruin mo i-video mo ba naman? 'Di ba? At saka huwag niyo imemenos sa kakayahan ng mga babae kasi iba 'yan sumuko. Oo. Pag nagsuko 'yan kahit tagong-tago yung password niyo, kaya nila. Oo naman, gandang kara. Diba? Alam nila 'yon kung paano matuklasan. Ito lalo na 'to, nagki-drama. Oo. Daming alam ng pang-imbestiga. 'Di ba mga oo, mga pinapanood natin, di ba? Kung paano mang huli. Oo. Perfect. Di ba nga may nahuli ka ng nakaraan? Pero hindi nakaraan? Cheating. Yung nahuli mong nakaraan? Hindi. Yung nahuli mong nire-record ka ba nag-iusap kayo? Ha? Yung nakita mo yung cellphone nung binaliktad nagre-recording. Alam mo, huwag natin pag-usapin. O linawin natin, baka sabihin na naman nila si ano yan. Si Papa Jackson. Hindi po. Hindi si Papa Jackson yun. Hindi. Yung hindi mo na alam. Buha ko ng GC. Topic natin. Pero yun na nga. Tigil-tigilan nyo na yung mga kalokohan nyo. Diyos ko, ang dami na nangyayari sa mundo. Tama. At saka huwag ka na makipagrelasyon kung feeling mo lang din, e mang loloko ka at titikim ka ng iba. Diba? To think na marriage to ah, 'di ba? Ang sakit nito, magkasama kayo sa isang bubong hindi mo kilala. Araw-araw mo kasabay kumain. Ako hindi ko na babalikan 'yan. Kung ako sa iyo, ano pangalan no? Yan? Si Andy. Andy, wag mo nang balikan 'yan. Naturalesa na niya 'yan eh. Choice niya 'yan kung manloloko siya o hindi. Hindi binibigyan ng pangalawang pagkakataon yung maganyan. Patawarin mo, 'di ba? May mga sikat ngang artista ngayon na sinabi nga niya, 'di ba, na ano, maaring patawarin kita pero masyado na kasi malalim yung forgiveness. 'Di ba? Patatawarin kita para sa peace niya. Pero hindi yung para ibalik ka pa sa buhay niya, 'di ba? Maraming ganyan kahit sa showbiz. Kaliwat ka ng mga nagloloko, 'di ba? Tapos sino na sa showbiz? Eh 'di ba nga napapabalita no nakaraan nga na itong sa blind item na tayo. Daniel Padilla daw di umano. Diba? Ay, ano?
Oh, di ba sinabi ni Catherine nga na ano, na maaring patawarin kita para sa peace niya. Pero hindi na kita pababalikin. Pero hindi ka na pababalikin. Ikaw din, Andy, gano'n din gawin mo. Oo. Kung nakita mo na nakapatong yung asawa mo doon sa babae, ikaw naman, ano may babae na yan? Talandi din, ano? Kaya nga estudyante siya eh, nung professor. Di ba marunong naman? Ikaw ba nung nag-aaral ka, may ano ba sa yung ano, teacher, yung nagpakuyot, ganyan? Ako, nagpakuyot. Cute! Hindi ko lang nabigas. Nag-aaral ka palang ba magsalita? Wala nagpa-cute. Ako nagpa-cute. Diba? Ang dami student teacher. Diba? Mga bongga. Pernes, sabet ko po kayo. Kaso ngayon, pag-uwi ko na ng Pangasinan, baka nangyari kay sir? Parang natuyo na. Ay, grabe ka naman. Hindi na fresh. Kasi dati, ako nung high school, ako may nagpa-cute sa akin. Ganda. Oh. Ay, hindi. Hindi ako nanilo nagpapakit sa'yo. Ang weird ng taste mo. Ay, grabe ka naman. Hindi, kumikindat lang. Kinikindat, sabi ko, bakit kayo si sir? Ano kinikindatan manyak ko? Manyak yan. Grabe ka naman. Ngayon ko na kinikindat-kindatan ako. Para, ayaw mo lang gano'n. Ano, may sakit ka ba? Kumbet mo ako, kausapin mo lang, hindi kinikindat-kindatan mo ako. Parang sira ulo. Minit ulo ko. Magkaka-abs na ako. Anyways, oh. Ayun na nga. Ang weird talaga ng... Ano yung tsura? Ano, mabait naman sa'yo. Mabait naman siya. Hmm. Medyo mataas yung grade ko dun sa... Oh, sa yun lang. Sabi ko na eh. Mabait din. Ang weird talaga ng taste mo. Hindi, mabait din ako sa kanya kasi hindi ko siya pwedeng malditahan. Talaga. Ay, mabagsak ako. Hindi, pero wala namang ano, kumbaga ganun lang, kumbaga pa-cute-cute lang, wala yung liligawan talaga ako. Oo. Kumbaga hindi naman yung sasawayin mo yung rules kasi bawal talaga yung sa ano. Uy, tsaka paalala natin sa ating ano ha, napapadalas yung pagiging ano ha, pagiging kasama ng ating mga kapitapitagang guro sa mga issue ng bayan ngayon, kagaya nung nakaraan, di ba? Naku po, bawal po yung mga ganyan, yung pagpatol po ninyo sa inyo pong mga estudyante, bawal po yan. Dahil mandato po ng inyo pong sinumpaang tungkulin sa gobyerno na hindi nyo po pwedeng patulan yung mga estudyante ninyo. Correct. Lalo na yung mga i-video-video nyo, tas patungan po ninyo, hindi talaga yan pwede. Actually. Diba? Wow. Diba? So huwag nyo pong gawin, ha? Mm-mm. Okay, ah. Yeah. O siya. O, tara na. Sana lesson na, sige. O, wag mo nang balikan yan, ano ha? Dorinel. Ano ba pangalan niya? Si ano, si Andy. Andy, tigil-tigilan mo na yan. At sa may mga naka-experience ng ganyan, yung nakapanood ng video, alam ko, sometimes traumatizing yan. Buti nga hindi, in-upload niya ng misis niya eh. Oo nga, ay may mga ganun na ina-upload para makagante. Send to main eh, di ba, sa pamilya. Hindi ka na, main eh. Di ba? Uy. Pareho na tayo. Oo. Send to main. Please, kuyot. Send to all. Diba? Sa GC. Nakita oo na ng mga anak nila yung ano. Oo nga, para lang makagante, yung, ano. Diba? Ay, diba? Pangit nun, i-expose mo pa yung kuyukot ng asawa mo. Magpaalam na nga tayo. O siya, sige na nga. So yung mga pinagdadaanan pong ganyan, ako, magpalakas po kayo. Patawarin mo, pero wag mo nang pabalikin. Oo, at magpalakas po kayo. Ang mental health nyo at ang emotional health nyo, importante yan lagi. So, don't settle for less. Huwag mo sisihin ang sarili mo. Correct. Kasi baka mamay sinisisi mo ang sarili mo, ha? Oo, hindi pa rin. Hindi okay. Ikaw may kasalanan doon, yung cheater. Tama. At ikaw na nag-cheat, sir. Diba? Huwag kang ganun. Ang tsaka daw po ng scandal nyo. Maraming salamat, Tita Cora. Maraming salamat. Ang ating Pops Me Royalty. Ayan, ako Friday na naman, Saturday, Sunday, mapahinga kayo. Hindi ko alam kung ano mga ganap. Alamin nyo na lang po sa internet kung may mga pasok. Oo. Para sure kayo, di ba? Mahirap correct naman na sabihin natin, tas mamaya, di ba? Mm-mm. So anyways, enjoy your weekend. Maraming salamat. Again, ako po ang nag-iisang chicks ng radyo. At ako naman po ang tinaguri ang Pops Me Royalty ng radio. Same, same, pero... Iba! We are number 1 of 6.7 Energy FM. Pangga! Huwag mong sabihing radyo! Sabihin mo! Energy! Here is Pangga's power.